and all the pain I feel could be the death of me. I'm so I'm lost at sea.
brothers and sisters, do you believe that tonight you're going to obtain freedom? Yes. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Why yes? So do I. Ako rin po naniniwala na sa gabing ito maraming lalaya sa inyo. Umariting ka rin na nagapos ka ng takot, gapos ka ng kasalanan, gapos ka ng sakit, pero lalabas ka rito, malaya ka. Oh yes! First of all, by this time you're going to receive freedom from fear. Okay, listen to me, saints. Depression, hopelessness, discouragement are just byproducts of fear. Kanya meron discouragement dahil nandun ang fear. Takot tayong lumabang, takot tayong harapin ang katotohanan. Pero kung lalaban ka, naniniwala ko sa araw na ito, sa gabing ito, lalaya ka. Yes, lalaya ka. But you have to fight. You have to fight the good fight of faith. Naalala ko when Pastor and I suffered from nervous breakdown, that was back then, 1983. Nagkaroon kami nervous po. I was afraid of her and she was afraid of me. Parehas kami nagkakatakutan. Tingin ko sa kanya, demonyo. Tingin niya sa akin, demonyo. Alam niyo, siguro kanya ako nagkamali. Almost one year, gapos kami ng fear. Wala kami magawa. Di kami makapagtrabaho dahil sa fear. Pero alam niyo, nangyari po, one day. Pero may one day yan eh. One day. Talagang ako nagsawa sa takot. Puro takot. Kaya sinabi ko, Lord, ayoko na ganitong buhay. Gusto ko lumaya sa takot. Alam mo, ang bilo lang ng Lord sa akin, first, pinag-pray ako ng pastor ko, Pastor Galimit, pinag-pray ako. At nakadama ako ng tapang mga kabatid. Kaya alam, sabi ng Lord sa akin, gusto mo lumaya? Yes, Lord. Then fight! Gusto mo lumaya? Then fight! Kaya natanong ko rin, Lord, paano ko lalaban? Labanan mo! So lumaban ako mga kabatid. Ang nervous dito, nag-i-start sa paa. Pagpasok sa akin dito, pag umaakit na, tapos papasok sa heart mo, hinamon ko talaga. Demonyo ka na, nervous ka ako, hindi ka na ubra ngayon. Sa araw na ito, lalaya ako. Gusto mo mamatay ko, walang problema, kasama ko ang Lord. Pero sa araw na ito, lalaya ako. From that time, mula doon sa orse hanggang sa ngayon, walang nervous mga kabatid. You know why? In 2 Timothy 1:7 says, the Bible says, for God, okay, take note, God has not given us a spirit of fear. So pag sinabi spirit of fear, meron talaga mga demonya ng takot na tumatakot sa atin. Kanina nakita nyo, kanya may demonyo rito, maraming din naniniwala sa demonyo. Kung gano'ng katotoo ang Diyos, gano'ng katotoo ang demonyo. Kasi parte, ang sabi ng Lord, God has not given us a spirit of fear, but of power. The spirit of power. Anong power yun? Acts 1:8. The Bible says, and ye shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So in other words, ang Holy Ghost po, pag sinabing power, the power of the Holy Ghost. Yun ang magpapalayas, yun ang magbibigay ng courage sa atin, ng tapang sa atin para lumaban po tayo. At naniniwala ako, once na sa iyong Holy Ghost, nandun ang tapang. Yun po, spirit of courage. Matapang ang Lord. Kaya ayaw ng Diyos na tayo duwag po. Bilang anak ng Diyos, dapat matapang din tayo, lalaban tayo, at naniniwala ako, you're going to win the battle. Mananalo ka. Sa gabing ito, in the first place, mayroong promise ng Lord. In the book of Psalms, Psalms 146 verse 7, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry, the Lord gives freedom to the prisoners. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalayaan sa mga nakagapos pagdating, lalo na po sa takot. Huwag sa gapos ka ng takot, nakakulong ka, palalayain ka ng Diyos. Lumaban ka lang, ang Diyos ang bahala sa iyo, ang Diyos ang siyang lalaban para sa iyo. Second, tonight, you're going to receive freedom from financial burden and deadly diseases by the power of the Word of God. Ang Word of God ang siya magpapalaya sa ating pagdating sa kahirapan at sa pagdating sa karamdaman. Ba't ko sinabi? John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing, but the words that I speak to you are spirit, and they are life. The word of God are life. So the word of God combined with the Holy Ghost, it produces the sword of the Spirit. And that sword of the Spirit will break first. The word is about finances. Pagdating sa finances, yan ang puputol po. Maliban na lang kung may mali tayo. May mali tayo sa job natin, sa business natin. I-correct mo lang. May bless ka ng ating Lord. But then, kung nagawa mo lahat at the devil na gumagawa sa inyo niyan, mabuputol po yan sa pamagitan ng salita ng Lord. So in Joshua 1:8 says, this book, the word of God, shall not depart from your mouth,
But you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all it is written. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So obedience to the word of God makes you prosperous and gives you success. Sigurado mo yun. Ang word of God ang mabibigay sa atin. And second, you will receive freedom from diseases by the power of the Holy Ghost. Yung pong sakit natin, mabibigat na sakit, mawawala sa power ng Holy Spirit at ng Word of God. Psalms 107:20. The Bible said He sent His Word, pinadala yung kanyang salita, and healed them. And healed them. He sent His Word and healed them and delivered them from their destructions. So nakita nyo, pinadala salita ng Lord, naniwala sila, at sila po ay pinagaling ng salita ng ating Diyos sa buhay. Very powerful ang Word of God. Pag ang Word of God nandun at buhay, na nandun ang Holy Ghost, at inspired ang Holy Ghost sa Word of God, ay pag naniwala ka, kapatid, pag nanampalataya ka at naniwala ka, gagana ang power ng Word of God, gagaling ka. Gagaling ka. Brothers and sisters, kung ako hindi pinagaling ng Lord, dapat wala ako ngayon dito. Halos hindi ako makalakad, mga kapatid. But God is so good. Tsaka yung Word is very powerful. Yung Word na meditate ko, mga kapatid, and in Jesus' name, as a Word of God, ito ngayon, kahit pa pa nakakalakad, nakapag-preach pa ako sa inyo harapan. Why? Because He's the great healer. Naalala ko sa Matthew 8, verse 8, may centurion lumapit sa kanya, may sakit yung kanyang servant. Ang sabi ng Lord, okay, pupunta ako sa bahay mo. Pero sabi ng centurion, huwag na po. Just say the word. Just say the word, and my servant will be healed. Alam ninyo, nangyari, nagsalda ang Lord, sige, umuwi ka na, magaling na yung servant mo. Pag-uwi niya, magaling na. Kung anong oras sinabi ng Lord na magaling na, magaling na. Why? Because He believed in the Word. Naniwala siya sa Word of God. Kayo din, mga anak ng Diyos, at kayo lahat ng mga bisita, kung maniniwala ka sa salita ng Diyos, titsakin ko sa inyo, kikilos ang Lord, at pagagalingin ka, anuman ang karamdaman mo. Andiyan ang Diyos na buhay. Kasi sinabi na Isaiah 42:7, ano sabi nga noon? To open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, and those who sit in darkness from the prison house. Prisoners from the prison. As sabi ng Lord, to bring out prisoners. Palalayain ka, pagdating sa sakit, palalayain ka, pagdating sa iyong financial difficulties. Ganun ang Diyos. Ayaw ng Diyos na hirapan ka. Ayaw ng Diyos na nandiyan ang sakit sa iyo, kabi-kabila, ayaw ng Lord. At kung magkasakit ka man, sinusubukan ng Lord, kayong pananampalatay mo, gagamitin mo, at kung maniniwala ka sa kanyang salita, kanya, huwag kang bibitaw. Huwag kang bumitaw sa salita niya. And one day, magugulat ka. Gagaling ka ng lubusan sa power ng Word of God o sa power ng ating Diyos na buhay. And thirdly, lastly, most importantly, God will give you freedom from sin. Okay, listen carefully. Brothers and sisters, ang pinakamabigat na dinadala ng tao, hindi po problema sa pera, hindi problema sa sakit, ang kasalanan po. Mabigat dalhin ang kasalanan. Kala nyo lang na-enjoy ng iba, but deep inside, hindi nila na-enjoy. At alam ko meron sa atin dito ngayon, nandun ka sa kasalanan. Gusto mong kumawala, pero hindi ka makakawala. Gusto mong umalis, pinipigilan mo sarili mo. At aniwala ako, majority of them, na nandun sa kasalanan, ayaw nila. Ayaw nila. Kaya ba ini-enjoy nila, pero ayaw nila. Pero wala sila magawa. And that's true. Wala kang magagawa hanggat nandun ang nature of sin ni Adam and Eve. Nasumpay ng Diyos yung dalawang yan na dama yung buong mundo po. Romans 5:12, basahin nyo na lang. Nandun yung isang tao nagkasala, lahat tayo na damay po. Kanya, unless na maalis po yung sin na yun ni Adam and Eve sa Eden, ay hindi natin ma-avoid ang kasalanan po. But I have a good news for you. Because in the book of Isaiah, ito po, propesya ito, Isaiah 61:1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. And He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives. Nandun daw siya para mabigay ng freedom doon sa mga captives of sin. Doon sa gapos ng kasalanan. So in other words, meron na pong pagkakataon para makaiwas po tayo. Tayo nagkasala, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng avenue of way para tayo mawala sa kasalanan. Sa panong paraan, Zechariah 9:11 says, as for you also, because of the blood of your covenant, because of the blood of your covenant, I will set you prisoner free from the waterless pit by the blood of the covenant, which is the blood of Jesus Christ in the New Testament.
brothers and sisters, it's the only blood of Jesus Christ that can take away the sins of the world. Wala na pong iba. Yung kasalanan ay minana natin, ang pwede na mag-alis, ang dugo ng ating Panginoon, the blood of Jesus Christ. Kahit gano'ng kabigat, yun nangyaring kasalanan yon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, mawawala yon. Yan ang dahilan kanya sa namatay. Kanya sa pumayag na dumanak ang dugo niya. Nagbubusin ang dugo mula ulo hanggang paa para tayo mahugasan sa kasalanan niya at tayo makapigil ngayon, makaroon ng power to avoid sin. Yun ang ginawa ng Lord. Ganong kabait ang Lord. As what I told you a while ago, tayo nag-asara pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo po'y makalapit uli sa Kanya, magkaroon ng pagkakataon. Sapagkat yung sinabi ko sa inyo, the power of the Holy Ghost, the power of the Word of God, magkakaroon ng power kung tayo hugas na sa kasalanan mula sa ating ninuno na walang iba kundi si Adam and Eve. Pag yun nawala, that's the time magkakaroon ng power sa atin ang Word of God at ang Holy Ghost pag natanggap po natin. Kaya sa parting nga sa gabing ito, it is a challenge to all of you visitors. Sina-challenge kayo ng Lord na nakikita ng Lord ang iyong kalagayan. Nakikita ng Lord ang dinadaing mo. Nakikita ng Lord ang kabigatan mo. Natatama ng Lord. Nararamdaman niya kung ano'y nararamdaman mo. Kaya sa gabing ito, gumawa siya ng paraan. Ginamit lang itong concert na ito. Yung mga drama na yan, ginamit lang po. Pero ikaw talagang target ng Lord dahil nakikita niya hirap ka na. Nakikita niya nahihirapan ka. Nakikita niya nakagapos ka. Nakikita niya hindi ka makawala. Kaya habag na habag sa iyo ang Diyos. Our God is a merciful God. And His mercy endures forever. Ganun katindi ang Diyos natin. Ganun kahabag ang Diyos sa mga tao. Kaya sa gabing ito, kapatid, wala kang gawin kundi first to believe in the gospel of Christ. Paniwalaan mong gospel ang ating Lord. But the question is, what is the gospel of Christ? In the book of 1 Corinthians 15:1-4 says, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, and by which also you are saved. You are saved by the gospel of Christ. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. But I deliver to you first of the gospel, upon that which I also received, that Christ died for our sins. And that's the good news. That is the good news. Namatay siya alang-alang sa kasalanan natin. And second, He was buried, nilibing siya. And thirdly, He rose again on the third day. Namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya ikatlong araw. Paniwalaan mo. Paniwalaan mo namatay siya alang-alang sa iyo. Pero paniwalaan mo rin nilibing siya. At paniwalaan mo na siya'y nabuhay na magmuli. Kanya wala ka nang dapat ikatakot. Dahil buhay siya! Buhay ang Diyos! God is alive! Oh yes, He is alive. At ang Diyos natin nakakakita. Ang Diyos natin kumikilos. Ang Diyos natin lumalakad. Ang Diyos natin naguunat ang kamay. At ang Diyos natin ay tumutugon ang Diyos natin. Tumutugon siya. But to believe is not enough. Right after you believe, you have to obey the gospel of Christ. But the question is, how to obey the gospel of Christ? You have to apply it to yourself. You apply natin sa sarili natin yung gospel. Namatay, nilibing, nabuhay. But the question is, in what way? Sa paanong paraan natin i-apply? Acts 2:38 first. And then Peter said to them, Repent! Repent! That's the first step, repent! And everybody must repent because everybody has committed sins. Sinungaling kapag sinabi mo, hindi ka nagkasala. Mula sa akin hanggang sa inyo, lahat tayo nagkasala. Kaya lahat dapat magsisi ng kasalanan. And repentance represents the death of Christ. Namatay ang Lord, papatay mo naman ang kasalanan mo. Pwede may halintulad kasabay ng kamatayan ng ating Lord. And second, Peter said, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Okay, listen to me. Baptism has nothing to do with your religion. Bahala kayo sa religion ninyo. Pero ang baptism means immersion. You will be submerged in water. Ilulubog ka sa tubig. Mula ulo hanggang paa. Why? That's the type of the burial of Christ. Nilibing ang Lord, nilibing tayo sa tubig. And that water is the type of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Yung baptism na yun, napaka-importante. Although sa iba, hindi importante.
Pero sa amin po, importante. Dahil yan ang sinabi ng Lord. Kaya sa baptism na yon, ulitin ko, walang kinilaman ng religion nyo, bahala kayo religion nyo, yung pagsunod natin sa ating Lord para mawala yung original sin sa atin. Yung sinasabi original sin, all wala sa Bible, pero yung nature of sin ni Adam and Eve para mawala po sa atin. And that's the only way, my friend. That's the only way. Walang ibang way, kundi yun lang. Kayo hala pong, walang bayad dyan, walang kinilaman ng religion, nasa inyo ang decision po. Pero you must be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, you're going to receive the gift of the Holy Spirit. And it represents the resurrection of Christ. Namatay ang Lord, nilibing siya, nabuhay siya. Tayo naman po ay nagsisi, binautisma, nilibing. Pangatlo, tatanggap ng Holy Spirit, which is the type of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi pag natanggap niya ang Holy Ghost, magiging bago po talaga tayo. Alam ko marami sa ating gusto mo magbago. But as what I told you, brothers and sisters, first, you must be washed by the blood of Jesus Christ. But then second, you must receive the gift of the Holy Spirit. Holy Spirit is power. Magkakaroon ka ng power to change. Magagawa mo magbago by the power of the Holy Ghost. Sa sarili mo, kapatid, hindi ka pwede magbago. Hindi mo kaya yan. Kahit ano New Year's resolution na gawin mo, hindi mo mababago. But by the power of the Holy Ghost, mababago ka, kapatid. Titsakin ko sa'yo, mababago ka. Kung paano ko binago, ganun ka rin babaguhin ang ating Lord. Yes! That's why, sa gabing ito, we're going to obtain that freedom. But first, you must repent and then be baptized in Jesus' name and receive the Holy Spirit. And to all of you, as what I told you, it's only by the blood of Jesus Christ that will save you. It's only the blood of Jesus Christ that you can obtain freedom. Sa dugulang ng ating Panginoon natin, makukuha ang kalayaan po. Libre yan, walang bayad yan, namatay siya alang-alang sa atin. All you have to do is to believe and obey the good news or obey the gospel of the living God. That's why tonight, yan lang po maiksing message ng Lord. Sana po naintindihan ninyo. Kaya sumisigaw ng freedom yung ating choir. Kanipa, umaawit, sumisigaw ng freedom. Why? Ang Diyos ang nagpapasigaw. Nasa gabing ito, kung maniniwala ka at susunod, lalaya ka. Pumunta ka rito, nakagabos ka, lalabas ka malaya, lalabas ka nasa iyo. Ang freedom, nasa iyo sigurado. Sa orseto, mga kapatid, alam ko nang usap ang Lord sa iyo. At sabi ng Lord, Revelation 3, kumakatok ako sa iyong pinto. Kung pagbubuksan mo ako, papasok ako sa iyo at mag-uusap tayong dalawa. And brothers and sisters, kanina pa kumakatok ang Lord sa puso mo. Dahil ang gusto ng Lord, palayain ka sa gabing ito. At kung maniniwala ka at susunod ka, titsakin ko siya 100%, lalaya ka anuman ang gapos na ginawa sa iyo ng kaaway. Sapagkat, brothers and sisters, shall we all stand please? Tumayo po tayo lahat. Pikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid. Pikit po natin ang ating mga mata. At tayo mananalangin. Dakilang Ama, napahatid ko na po ang mensaheng gusto mong ipahatid sa mga tao na nandito. Alam ko ginawa mo ito dahil ganun mo kamahal ang mga taong nilalang mo, Panginoon, nakawagis mo, Ama. Pero alam ko, nakikita mo sila na nandun gapo sa iba't ibang klase ng kasalanan, gapo sa karamdaman, gapo sa kahirapan sa salapi, gapo sa kawalan o discouragement, depression, nahapis at nawalan na ng pag-asa. Pero nandito ka ngayon sa gabing ito upang palayain kanila lahat, O Lord, sa gumagapos sa amin. At naniniwala ko, Diyos, bigyan mo lang kami ng pusong masunurin. Pusong naniniwala sa mabuting balitang binigay mo, Lord. Naniwala ako sa araw na ito. Lalaya kami, Panginoon. Lalaya kami, Lord. That's what I told you, brothers and sisters. It's only by the blood of Jesus Christ ang tugulan ng Lord ay siya number one pwedeng magpalaya po sa atin. Nasa tiyara ka. The power is in you.